Good morning, ate, mommy. Bati ni Julie at isa-isang hinalikan sila sa pisngi. May kaya ang pamilyang meron siya. At dalawa lang din naman silang magkapatid kaya talagang lumaki silang spoiled sa lahat ng bagay. Ang ganda ng gising natin ha. Puna ng kanyang ina. Mag-almusal ka na, Julie. Singit naman ang kanyang ate na kasalukuyang kumakain ng paborito nitong sandwich. Sa school na lang po, maaga po kasi akong susunduin ni Jake. Hindi na itago sa boses ang matinding kilig na nararamdaman. Lunes ng umaga kaya naman maagang gumising si Julie para mag-intindi ng pagpasok sa eskwela. 20 anyos na siya at kasalukuyang graduating sa kursong librarian. Makikita sa bawat kilos niya na ganado siya at hindi napapawi ang ngiti sa kanyang labi. Of course, sino bang hindi gaganahang gumising ng maaga nang may ngiti sa mga labi? Kung ang matagal mo nang minamahal na lalaki ay biglang magtatapat sa'yo na mahal ka rin at handa kang ligawan. Jake Montesilio is her dream boy. Matagal na siyang may lihim na pagtingin dito. At sino bang hindi magkakagusto sa lalaking yun? Taglay nito ang katangian na tanging dito niya lang nakita. Guwapo, tisoy at maganda ang tindig ng pangangatawan. Panganay din ito sa 7 magkakapatid at sila ang sikat na pamilya sa kanilang baryo. Of course, mayaman sila. Multi-billionaire ang mga magulang nila kaya kahit hindi na mag-aral ang mga ito ay tiyak pa rin ang magandang future nila. Ang akala nga niya ay wala na siyang pag-asang mapansin pa ng lalaki dahil nahahalata niya na may gusto ito sa kanyang ate Ira na kasalukuyan namang may nobyo na rin. Kaya ganun na lang ang pasasalamat niya na sa wakas ay nagawa rin siyang magustuhan ito. At ayun na nga, handa pa raw siyang ligawan. Ngayon nga ay ang ikaunang buwan na nila bilang magkasintahan at kahit pa nga hindi pa man sila nagtatagal, ay handa na niyang ibigay dito ang pinakaiingatan niyang bataan. Wala naman siyang ibang gustong pag-alayan ng V-card niya, kundi si Jake lang. Dahil hindi niya talaga nakikita ang sarili na magmamahal pa ng ibang lalaki. Kahit nobyo niya, ang lalaki ay talagang kinikilig pa rin siya. Kita niya naman ang panunod Diyos sa mata ng ina at ate niya. At bago pa siya tuluyang asarin ay nagpaalam na kaagad siya. Paglabas niya ng gate ay sakto namang kabababa lamang mula sa kotse ni Jake at malaki ang ngiti nang makita siya. Good morning, babe! Masigla niyang bati at kaagad na yumapos ito. Tumugon naman ito sa ginawa niya. Si Ate Ira mo, hindi ba siya sasabay sa atin? Kaagad na tanong nito dahilan para mapawi ang ngiti niya. Pero pinigilan niyang sariling huwag magselos. Naiintindihan niya naman dahil matagal nang magkaibigan ang mga ito. Katunayan nga ay kasundo rin ng ate niya ang mga kapatid nito. Tsaka may nobyo na ang ate niya. Yun ang palaging itinatatak niya sa utak niya. Kay Kuya Ben siya sasabay. Let's go na babe, may exam kami ngayon eh. Hindi ako pwedeng malate. Pag-anyanya niya nang makita ang pagbusangot ng mukha nito. Nauna na siyang pumasok sa loob ng kotse. Kita niya pang tinititigan ng binata ang bahay nila na tila ayaw pang umalis doon. Babe! Agaw pansin niya rito na siyang ikinalingon nito sa kanya. Aawayan niya sana ito kung hindi lang ito biglang umiti sa kanya. Ganun siya karupok. Isang ngiti at I love you lang nito, napapawi na kaagad ang inis at selos na nararamdaman niya. Babe, wala ka bang nakalimutan ngayong araw? Basag niya sa katahimikan. Kasalukuyan na silang lula ng kotse nito. Wala naman. Bakit? Takang sinulyapan siya nito na ikinatahimik niya. Gusto na naman sana niyang maiyak ngayon ang first monster nila pero mukhang nakalimutan nito. Wala naman. Tugon niya at ibinaling na lang sa labas ng bintana ang tingin. Iniisip niya na lang na baka pinaprank lang siya nito at may pa-surprise naman sa kanya mamaya. Well, siya rin naman ang may big surprise para dito at excited na siyang ibigay iyon. Dumaan ang maghapon na halos si Jake lang at ang nakahanda niyang regalo ang nasa isip niya. Na-excite siya dahil siguradong matutuwa ito sa ireregalo niya. Of course, lahat ng lalaki ay maswerte kapag
naregaluhan ito ng V-card. Nang matapos ang klase ay nakaabang na agad sa labas ng university ang binata at may hawak na punpun ng rosas. Masigla siyang napangiti. Sabi na nga ba't hindi nito nakalimutan ang monthsary nila. Hi babe, happy monthsary. Akala mo nakalimutan ko na no? Wika nito matapos siyang siilin ng halik sa labi. Munti ka na, kung hindi ko lang naisip na may pa-surprise ka. Kinikilig na tugon niya habang pasipling inaamoy ang rosas. Kaibango nun at tila humahalimuyak ang pagmamahal nito sa kanya. Marahan siya nitong hinapit sa bewang at hindi inalintana ang mga estudyanteng nakamasidlang sa kanila. At ang iba ay tila kinikilig pa nga. Of course, makakalimutan ko ba naman ang araw na sinagot mo ko at pinapasok mo ko sa buhay mo? I love you. Dahil sa kilig ay tanging iyon na lamang ang nasabi niya. Wala siyang nakuhang tugon mula rito sa halip ay inalalayan siya nitong makapasok sa kotse nito. Where do you want to go? Tanong nito habang inuumpisa ng buksan ang makina ng sasakyan. Sinabi niya ang address kung saan niya gustong pumunta at sa lugar na yon ay ibibigay niya na ang bagay na iniingatan niya. 20 years na. Nang makarating doon, tulad ng inaasahan ay nakahanda na ang romantic nilang kwarto. May lamesa na napupuno ng pagkain, may alak sa gilid at may candle lights na rin. Ako dapat ang gagawa nito, babe. But thank you. You make me so special tonight. Mangiyak-ngiyak na wika ng binata nang tuluyan silang makapasok sa kwarto ng hotel na pinuntahan nila. Mahal kita eh. Tsaka, hindi lang naman lalaki ang pwedeng mag-effort ng ganito, di ba? Pwede rin naman kaming mga babae ang gumawa nito. Speechless ito sa sinabi niya at tanging halik na lang sa labi ang itinugon nito sa kanya. Inalalayan siya nitong makaupo sa table at nag-umpisa na silang kumain. Buong oras ay tila hinehele sa alapaap si Julie. Wala silang ginawa kundi kumain, magsubuan, uminom at magtawanan. Aaminin niyang isa ito sa pinakamasayang araw ng buhay niya na hinding-hindi niya makakalimutan. Kung pwede nga lang ay huwag na ring matapos ang gabing ito. Thank you for tonight, babe. You don't know how happy I am. Pakaramdam ko na wala ang lahat ng problema ko sa kumpanya. Malambing na wika ni Jake habang marahan silang sumasayaw. Nakakapit ang mga kamay nito sa maliit niyang bewang habang siya ay nakapulupot naman ang mga kamay sa batok nito. Halos mangalay na nga siya sa kakatingkayan sa tuwing hinahalikan siya nito. Ang tangkad kasi talaga nito at umabot lang siya sa balikat nito. Sobra kitang mahal, Jake. At lahat gagawin ko mapasaya ka lang. Madamdamin niyang tugon at ngayon ay siya naman ang nagkusang halikan ito. I love you so much, babe. Please, take me now. Saad niya sa pagitan ng halik. Tila naman binuhusan ng tubig ang binata at agad siyang naitulak nito palayo. Anong sinasabi mo, Julie? I said, take me now. I want you. Pagak nitong natawa sa sinabi niya. Kaya naman hindi niya maiwasang huwag mahiya. Pakiramdam niya ay tinatanggihan siya nito. Kabago-bago lang natin, Julie. Alam kong mahal mo ko pero hindi rason yun para ibigay mo na ang bagay na para lamang sa magiging asawa mo. Pero sa halip na mainis ay napangiti na lang siya. Totoong napaka-gentleman ang nobyo niya. Alam ko, but I really want you now. Please, babe. Lumapit siya dito at marahang hinaplos ang dibdib nito. Kita niya naman ang magkasunod nitong paglunok, maging ang pag-igting ng mga panga nito ay hindi nakalagpas sa kanya. Ilang ulit niya pa itong inakit hanggang sa bumigay din ito sa kanya. Wala na tong sisihan bukas, Julie. Ngiting tagumpay siya nang marahas siya nitong halikan at siilin ang halik sa labi. Kinaumagahan ay masakit ang buong katawan na bumangon si Julie mula sa kanyang pagkakahiga. Nang tingnan niya ang gilid ng kama ay bakante na yon. Babe? Iginala niya ang paningin sa buong silid. Mukhang nakaalis na ito. Tahimik na kasi ang buong paligid. Maging ang CR ay hindi kababakasan na may tao sa loob. Muli na namang tuloy na nabuhay ang kirot sa dibdib niya. Ni hindi man lang siya hinintay nito na magising.
At kahit sobrang masakit pa ang nasa pagitan ng hita niya, ay pinilit niya pa rin tumayo at abutin ang cellphone na nakapatong sa sofa. Nang buksan niya yon, ay may mensahe ang binata. Hi babe, good morning. Pasensya na kung hindi na kita ginising. Nagmamadali kasi ako eh. Tsaka, ang sarap kasi ng tulog mo. Anyway, ingat ka sa pag-uwi ah. I love you. Napangiti siya sa nabasa. At least ay nakabawi naman. Aniya sa sarili. Naligo lang siya saglit at nilisa na ang hotel na yon kung saan naging success sa pag-iisa ng katawan nila kagabi ng lalaking minamahal. Wala siyang dalang kotse kaya nagtaksi na lang siya pauwi ng bahay. At hindi niya mawari kung bakit tila habang papalapit siya sa kanila ay kinakabahan siya ng matindi. Para bang may malalaman siyang hindi maganda. Balak na niyang buksan ang front door nang makarinig ng kaluskos sa gilid ng bahay kung saan makikita ang daan papunta sa back door. Kinakabahan man ay pinili niya pa rin pumunta roon para lang matigilan sa kanyang maririnig. Hanggang kailan mo babalak paniwalaan si Julie na mahal mo siya? Nanggigigil na saad ng babae at alam niya na ang Ate Ira niya yun. Ano bang pinagsasasabi mo, Ira? Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig sa narinig. Ang boses na yon, hindi siya maaaring magkamali. Boses iyon ni Jake, ng lalaking mahal niya. Stop using her, Jake. Hindi niya deserve na maloko. At hindi ko rin deserve na paasahin, Ira. At ano naman sa'yo kung ginagamit ko lang si Julie? Yes, I'm just using her. She's just my rebound. Hindi niya nahinintay pang marinig ang lahat ng sasabihin ng binata dahil kaagad na siyang kumaripas ng takbo palayo sa mga ito. Ang akala niya ay busy ito sa kumpanya kaya maaga itong umalis. Yun pala ay pupuntahan lang nito ang Ate Ira niya. Parang gusto niya na lang ipukpok ang ulo sa pader sa sobrang sakit ng kanyang nalaman. Ang buong akala niya ay mahal talaga siya nito. Pero hindi pala. Ginamit lang pala siya at ang tanga niya para hindi iyon mahalata. Nagpadala siya sa pagiging sweet and caring nito. Kaya pala lagi na lang nitong bukang bibig ang Ate Ira niya. Kaya pala kung anong regalo nito sa kanya ay meron din ang ate niya. Kasi hindi naman talaga siya ang mahal nito. Ang ate niya ang totoong mahal nito. At siya, ginamit lang siya. I hate you, Jake. I really hate you. Puno ng hinanakit na pinagpunit-punit niya ang mga litrato nilang dalawa. Kahit ang roses na ibinigay nito ay pinaghahampas niya sa pader. Nasa loob lang siya ng kanyang silid at patuloy na pinagsisisira ang mga bagay na ibinigay nito. Nang mapagod ay sakalang siya nanghihinang na upo sa kama at umiiyak na niyakap ang sarili. Ano bang kasalanan ko para pagdusahan lahat ng to? Nagmahal lang naman ako, pero bakit naloko pa ako? Kinagabihan ay nag-impake na siya ng kanyang mga gamit. Buo na ang pasya niya na umalis at magpakalayo-layo. Kilala ang sarili. Alam niyang patuloy siyang magpapakatanga kay Jake kahit nalaman niya na ang totoo at iyon ang ayaw niyang mangyari. Ayaw niya na maging tanga at martir. Aalis siya ngayon at walang makakaalam kung saan siya pupunta. May naipo naman siya kaya iyon na lang ang gagamitin niya para makapagsimula ng bagong buhay. Malayo sa lalaking sinaktan lang siya. Malayo sa kapatid niyang kinagagalitan niya dahil hindi man lang nito sinabi sa kanya ang totoo nang maaga pa. Hinayaan lang din ito na umasa siya. Pinagmukha siyang tanga ng dalawang taong sobrang mahalaga sa kanya. Sis, pasok ka! Maluwang na pinagbuksan siya ng pinto ni Shireen. Isa ito sa lima niyang kaibigan na talagang pinagkakatiwalaan niya. Nakilala niya ang mga ito sa group page kung saan halos silang lahat ay manunulat. And yes, isa sa patagul niyang sikreto ay ang pagsulat ng nobela. Walang nakakaalam nun kundi ang mga ito kahit ang mami niya ay walang kaalam-alam na mahilig siyang sumulat. Ano ba kasing nangyari? Gabing-gabi na, bigla ka nalang nagpatawag ng meeting. Anang Ate Luna niya. Ito ang pinakamatanda sa kanila, kaya ito rin talaga ang matured.
Naiiyak namang nag-open up siya sa mga ito. Nang umalis siya sa kanila, ay sa meeting place nila siya pumunta at agad na tinawagan ng mga ito. Dahil alam niyang sila lang ang makakatulong sa kanya. Sinasabi ko na nga ba eh, hindi mapagkakatiwalaan yung Jake na yan. Montesilio yan eh. And once a Montesilio is always a Montesilio. Tura ni Mia nang matapos siyang magkwento. Hindi nila alam kung bakit malaki ang galit nito sa mga Montesilio family. Kapag nagtatanong naman sila ay iniiba nito ang usapan. Oh, anong balak mo ngayon? Lalayas ka? Paano pag-aaral mo? Tanong naman ni Shireen. Si Asus at Via ay tahimik lang at nakikinig sa kanila. 2 months lang naman akong aalis eh. Gusto ko lang talaga munang lumayo sa ngayon. Tugon niya na ikinatahimik ng mga ito. Nakatingin ang mga ito pagkuway marahas na bumuntong hininga. May alam akong bakanting bahay sa probinsya namin. Pwede ka dun. Sa wakas ay umimik din si Via. Dahil talagang maninibago siya. Ito kasi ang pinakamadaldal sa kanila. Talaga? Salamat Vivi. Sa tuwa ay bigla na nalang itong niyakap. Marami pa silang pinag-usapan. Napagkasunduan din nila na bukas ay lumuwas dahil malalim na ang gabi. Napagkasunduan din nila na hindi iyon ipagsasabi kahit kanino. Buntis ka ba? Ang tanong na iyon ay lalong nagpabilis ng tibok ng puso ni Julie. Kasalukuyan kasi siyang nagdududuwal. Pagkagising niya pa lang ay naramdaman niya na lang ng paghilap ng tiyan niya kaya dito siya sa lababo dumiretso. Bakit mo naman naitanong ang bagay na yan? Pilit niyang pinakakalma ang sarili. Naghilamos muna siya bago ito hinarap. Nang lumuwas siya dito ay lingguhan kung bisitahin siya ng mga kaibigan niya dito. At ngayon nga ay si Luna ang kasama niya. Sinabi mo sa amin na may nangyari sa inyo ni Jake? Teka nga, neregla ka na ba ngayong buwan? Muli na naman siyang natigilan. 2 months na siya dito at 2 buwan na rin siyang hindi nagkakaroon ng buwa ng dalaw. Hindi. Kinakabahan niyang tugon. Narinig niya naman ang mahina nitong pagmumura. Nabinyagan ka na. Hala, tayo na, mag-almusal na tayo. At mamaya sasamahan kita para magpa-check up. Hindi na siya tumanggi nang higitin siya nito papasok sa kahoy na bahay. Balak niya na sanang umuwi last week dahil tulad ng sinabi niya, 2 months lang siya dito. Pero kung sakali mang buntis nga siya, mukhang madadagdagan ang araw na ilalagi niya roon. Hindi siya pwedeng bumalik sa kanila. Ano na lang ang sasabihin ng parents niya? Tsaka si Jake, ayaw niya itong makita pa. Congrats! You're 2 months pregnant! Nagulat man ay nakangiti pa rin tinanggap ni Julie ang nakalahad na kamay ni Doktora. Thank you po. Kiming tugon niya bago nagpaalam dito. Oh, anong balak mo ngayon? Bumaling ang tingin niya kay Luna na kaninya na pa naririnig ang pagbuntong hininga. Hindi ko alam, pero siguro hindi na ako makakauwi pa sa amin. Ayokong malaman nila na buntis na ako. Tanging na itugon niya. Lutang pa siya sa nalaman niya ngayong araw at hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang maramdaman. Oo nga at natutuwa siya dahil nagkaroon ng alaala sa kanya ang lalaking minamahal. Ngunit hindi niya maiiwasang hindi malungkot dahil hindi niya alam kung paano magpapakaina at the same time ay magpapakaama. Of course, wala siyang balak na ipaalam pa kay Jake na nagbunga ang isang gabing pinagsaluhan nila. Para saan pa, hindi siya nito mahal at ayaw niya lang na umasa pa. Ayaw niyang maramdaman ng anak niya na mamalimos ng pagmamahal mula sa isang ama. Tama nang siya lang ang umaasa. Huwag kang mag-alala, hindi ka iiwan ng barkada. Nandito lang kami palagi para sa'yo. Tapik sa balikat ang muling pagbabalik sa kanya sa realidad. Nang lumingon siya, ay ang sincere na mukha ni Luna ang nabungaran niya. Thank you, ate. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kung wala kayo. Tuluyan ang bumuhos ang mga luha niya nang yakapin siya nito. Pakiramdam niya ay muli niyang natikman ang yakap ng isang ate. Ano ba yan? Saan ba kayo naghahanap? At bakit hindi niyo pa rin siya nagagawang matagpuan?
Halos kumulog ang galit na boses ni Jake sa loob ng kanyang opisina. Magkakasabay na nagsitungo ang tatlong tauhan na inatasan niyang hanapin ang dalaga. It's been 3 months pero ni bakas nito ay hindi nila makita. Ang pamilya nga ng dalaga ay nag-aalala na rin dahil hindi na nga ito nakakauwi buhat noon. Ayaw niyang isipin na may nangyaring masama dito dahil nang tingnan niya ang CCTV ng hotel kung saan sila huling nagkasama ay nakalabas pa ito ng ligtas. At iyon na nga ang huling bakas na nakita nila ito. Hindi daw kasi ito umuwi ng araw na yon sa kanila. At kung alam niya lang na mawawala ito, hindi niya na sana ito iniwan pang mag-isa. Hinintay niya na lang sana itong magising at sabay nilang nilisa ng hotel. Sir, sinuyod na namin ang kasuluk-sulukan ng lugar dito sa Pilipinas pero wala pa rin po. Hindi pa rin po namin siya talaga makita. Lakas loob na tugon ang isa. Kulang pa. Gawin niyo lahat para makita siya. Now, get out! Wala na siyang sinayang na oras at nagmamadaling lumabas ang mga ito ng opisina niya. Siya namang pagpasok ng anim niyang kapatid. Mainit na naman ang ulo mo. Sita ni Alas na siyang sumunod sa kanya. Diretso itong naupo sa sofa at dumikwatro roon. Hulaan ko! Hindi pa rin natatagpuan ang love of my life niya. Pang-aasar ni Simon na siyang pinaka-playboy sa lahat. Baka naman kasi nagtatago lang talaga siya kasi nalaman niya nang hindi talaga siya mahal mo. Dumako naman ang tingin niya kay Samuel. Sa lahat ay ito ang tahimik pero asahan mo na na kapag ibinuka nito ang bibig ay palaging may kahulugan. Mahal siyang napabuga. Isa rin kasi yun sa naisip niya. Baka narinig sila ni Julie habang kausap niya ang kapatid nito. Pero malabo namang mangyari yun. Eh di sana'y sinugod na sila nito. Ano bang ginagawa niyo dito? Work time ko pero nanggugulo kayo. Magsialis nga kayo. Hindi siya pinansin ng mga ito sa halip ay nagtawanan pa. Kaya padabog na tumayo siya at nilisa ng opisina. Matitigas talaga ang ulo ng mga kapatid niya. Kaya kahit anong galit ang ipakita niya ay hindi ito susunod. Maiging siya na lang ang umalis. Ipinart niya ang sasakyan ng makarating sa pupuntahan niyang bar. Pag-aari iyon ng bunso niyang kapatid. Umorder lang siya ng alak bago nagtungo sa VIP room na talagang naka-reserve para sa kanya. Asan ka na ba talaga, Julie? Huwag mo na akong pahirapan oh. Ang mga magulang mo, alam kong konti na lang titigil na sila sa kahahanap sa'yo. Dahil ang akala nila ay may masama nang nangyari sa'yo. Pero ako, hinding-hindi ako mawawala ng pag-asa na muli kitang makita. Mahal kita, Julie. Nangungulila na ako sa'yo. Pinunas niya ang luhang naglalanda sa kanyang pisngi. Bago niyakap ang cellphone kung saan kanina niya pa tinitingnan ang larawan ng babae. Muli ay bumalik na naman sa alaala niya ang naging pag-uusap nila ni Ira. Noong umaga, after ng months sa rinila ni Julie. At hindi ko deserve na paasahin, Ira. At ano naman sa'yo kung ginagamit ko lang si Julie? Yes, I'm just using her. She's just my rebound. Pero nun yun, iba na ngayon. Lalo na kagabi, mas napatunayan ko sa sarili ko kung gaano ko kamahal ang kapatid mo. Totoong pinaasa siya ni Ira at totoong ginawa niyang rebound ang kapatid nito. Ngunit noon yun, dahil habang tumatagal na kasama niya si Julie, ay mas lalo niya lang napapatunayan sa sarili na mahal niya nga ito. Kaya hindi siya naniniwalang narinig nito ang pinag-uusapan nila ni Ira dahil bakit naman ito magagalit sa kanya kung ganun. Mommy, wake up na! It's already 7 a.m. Malilate na tayo. Ang matinis na boses na yun ni Rain ang nagpagising kay Julie. Kaya kahit inaantok ay pinilit niya pa rin imulat ang kanyang mga mata. Nang igala niya ang tingin ay sumalubong sa kanya ang nakangusong anak na babae. Habang sa likuran naman ito ay ang kakambal nitong si Sky na tahimik lang na nakasandal sa likod ng pinto. Alas 7 na ba? I'm sorry, late na kasi ako nakatulog kagabi. Hinging pahumanhin niya sa mga bata. Tanging si Rain lang ang nagpakita ng emosyon dahil si Sky ay nananatiling nakamasid sa kanila. Sanay na siya sa gawin nito. Mabait na bata ang kambal kaya walang reklamo ang kung sino man ang nagbabantay sa mga ito.
It's okay, Mommy. But please, pakibilisan naman po ng kilos. I'm so excited na to go to the mall eh. I really want to play na po. Oo na po, kikilos na ako. Hinalikan niya muna ang mga ito bago nagderecho sa banyo. 7 taon na ang nakakalipas at buong akala niya ay hindi niya kakayanin ang panganganak, lalo na ang magpakaina sa 2 bata. Sobrang stress ang pinagdaanan niya noong mga panahon na naglilihi pa lamang siya, lalo pang lumala nang malaman niyang kambal ang ipinagbubuntis niya. Ang hirap makatulog sa gabi dahil hinahanap-hanap niya ang mabangong amoy ni Jake. Mabuti na lang talaga at may mga kaibigan siyang maaasahan. Gumawa ng paraan ng mga ito para lihim na makuha ang polo ni Jake. Mula nang mapunta ang polo nito ay nakakatulog na siya ng ayos. Nagagalit pa nga siya sa sarili dahil sa halip na magalit siya sa lalaki ay namimiss niya pa ito. Ilang beses niyang pinigilan ang sarili na huwag magpakita dito at ipinangako niya noon sa sariling hinding-hindi na niya magpapakita pa sa lalaking yon at muling magpapakatanga. Ayos na siya ngayon kasama ang kambal niya. Mahirap pero kinakaya niya, lalo na at karamay niya ang mga kaibigan niya. Oh, bless na muna kayo sa ninang! Rinig niyang saad ni Via. Ito naman kasi ang nakatoka na bumisita ngayon sa kanila. Ang sabi niya nga sa mga kaibigan ay okay na siya dito. May magbabantay naman sa kambal pero sadyang makulit ang mga ito at ayaw talaga siyang pabayaan. Hi sis! Kaagad na salubong at yakap niya kay Via nang makitang pababa na siya ng hagdan. 2-story kasi ang bahay nila. Kaiganda at gwapo ng mga anak mo, manang-mana sa ama nila. Via! Kaagad na pinandilatan niya ito ng mata nang maagaw nila ang atensyon ng kambal. At huli na para itikom nito ang kanyang bibig dahil kaagad nang nag-usisa si Sky. Really, Ninang? Do I look like my dad? Excited na tanong ni Sky. Nanghihingi naman ng tulong na sinulyapan siya nito pero inirapan niya lang ito. Kahit kailan talaga ay madaldal ang kaibigan niyang si Via. Nako mga anak, baka umulan pa. Let's go na, kids! Pag-iiba niya sa usapan bago hinawakan ng mga ito palabas ng bahay. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang muling pagbusangot ni Sky. Ito kasi ang palaging naghahanap kay Jake, siguro dahil sa lalaki ito kaya naghahanap ito ng ama. Habang si Rain naman ay ayaw mabanggit ang tungkol sa ama nila at hindi niya alam kung bakit. Linggo ngayon kaya day off ang bantay ng kambal niya. Habang siya ay day off din mula sa pinagtatrabahuhan. Sales lady siya sa sikat na mall sa kanilang lugar. Pagkarating sa mall ay inuna muna nilang pumunta sa food court para mag-almusal. Pagkatapos ay dinala niya na ang kambal sa kids zone. Pasensya na talaga kanina, Julie. Na-excite lang talaga ako. Basag ni Via sa katahimikan. Ayos na, madaldal ka eh. Sarkastiko niyang tugon, kasalukuyan silang nasa parents area at pinapanood ang kambal na makikipaglaro sa kapwa nito mga bata. But seriously, wala ka bang balak na ipaalam sa kanila kung sino ang daddy nila? Natigilan siya sa tanong ni Via. Pagkuway mapait itong napangiti. Talagang wala akong balak. Ayokong pati ang mga anak ko umasa sa pagmamahal mula sa kanya. Tugon niya. Maraming taon na ang lumipas pero ang sakit sa puso na ginawa ng lalaking ay andun pa rin. At hindi na yata maaalis pa. Matatalino naman ang mga anak mo, Julie. Paano kung bigla na naman silang nagtanong kung nasa na ang daddy nila? Dadalhin ko sila sa sementeryo. Matigas niyang tugon. Ganon siya kabitter sa lalaking yun. Bahagya namang natawa ang kaibigan niya. Ang bitter ah. But trust me, maliit lang ang mundo. Kaya magtatagpo at magtatagpo rin ang landas ninyong dalawa. Hindi na lang niya pinansin ang pinagsasasabi nito. Ayaw niyang tuluyang mawala ng gana. Sa lumipas na 7 taon ay wala na siyang naririnig na balita mula dito. Kahit sa pamilya niya ay hindi siya nakikibalita. Malaki pa rin ang tampo niya sa mga ito, lalong-lalo na sa ate niya. Lumala pa iyon nang mapanood niya sa TV na inakala ng mga ito na siya ang natagpo ang bangkay ng babae.
Mayaman naman sila pero bakit hindi nagpa-DNA test ang mga ito? Sa pamilya mo, wala ka pa rin bang balak na magpakita? Wala pa rin, Via. And please, pwede ba wag na natin silang pag-usapan? Akma pang iimik ang dalaga nang tumunog ang cellphone niya, kaya nag-excuse muna siya dito. Chirin? Bakit? Where are you? Bigla siyang binuntol ng kaba nang marinig ang nagpapanik na boses nito. Buksan mo yung TV mo! Nandito ako sa mall eh. Pinasyal ko ang mga bata. Bakit ba? Gosh, Julie! Your mommy is in the hospital. Inatake siya kagabi. Ano? Nanlambot ang tuhod na muli siyang napaupo. Kaya naman naagaw na rin niya ang atensyon ng mga naroon. Hindi ko alam kung anong kondisyon niya. Nakikibalita pa kami. Sang hospital siya naka-admit? Tanong niya habang mariing hawak ang cellphone. Sinabi niya lang kanina na ayaw niya nang pag-usapan pa ang tungkol sa pamilya niya, pero heto at bigla niya na lang itong mababalitaan. I will text you the address, but wait, don't tell me. Uuwi ka na dito? Matagal siyang natahimik sa sinabi nito. Maging siya kasi ay hindi niya alam ang isasagot. Kapag ginawa niya yon, malamang na malalaman kaagad ng mga Montesilio na nakauwi na siya. Ira! Jake! Umiiyak na nilapitan siya ng babae bago niyakap ng mahigpit. Kanina niya pa ito hinahanap at dito niya lang ito natagpuan sa church ng hospital at umiiyak. Nang mabalitaan niya kasi ang nangyari sa ina nito ay agad siyang sumugod doon sa hospital para na rin kamustahin ang mga ito. Matagal na silang nagkaayos ni Ira mula nang makita nila ang bangkay kuno ni Julie. Hindi man siya naniniwala doon, ay iginalang niya pa rin ang paniniwala ng pamilya nito. Kamusta si tita? Tanong niya nang mahimasmasa na ito. Pumasok muna sila sa church na upo sa bakanting upuan. Hindi ko pa alam eh. Iniwan ko si daddy doon kasi hindi ko kayang pakinggan ang sasabihin ng mga doktor. Tugon nito na tila ay maiiyak na naman. Naiintindihan niya ito dahil ito talaga ang malapit sa mga magulang nito. Unlike kay Julie na palaging nasa school lang din at sa galaan. Ano ba kasing nangyari? Sinabi ni daddy na ipapa-DNA test namin ang bangkay na inaakala naming si Julie. Pero hindi pumayag si mommy and I don't know why. Ang akala ko tanggap na nilang wala na si Julie pero hindi pa rin pala. Kaya ayaw ipa-DNA test ni mommy kasi natatakot siyang baka mag-positive yun at hindi niya raw kakayanin. Mahabang paliwanag nito. Naikuyom niya ang kanyang kamao sa narinig. Maging siya ay hindi naniniwalang si Julie ang bangkay na yon. Pero asa na nga ba ngayon ang babaeng tinutukoy nila? Sa tagal ng panahon ay sumuko na rin siya sa paghahanap dito. Pero sa totoo lang, ito pa rin ang nananatiling babae sa puso niya. At iyon ang ikinagagalit niya. Iniwan siya ng babaeng walang man lang paalam, pero eto siya at patuloy itong minamahal. Matapos niyang mapakalma ang babae at makumpirmang okay naman ang mami nito, ay nagpaalam na din siyang uuwi na. Samantalang nagmamadali naman ang bawat hakbang na ginagawa ni Julie para mapuntahan agad ang ina. Kaninang umaga nang malaman niya ang balita ay kaagad na bumiyahe siya at isinama ang kambal. Matagal siyang nagtago, oras na siguro para magpakita siya sa mga ito at ipakilala ang mga anak niya. Tama ang kaibigan niya, hindi habang buhay ay matataguan niya ang mga ito. At kung sakali man na malaman ni Jake ang tungkol sa kanyang pag-uwi, ay inihanda na niya ang kanyang puso. Hindi siya pwedeng maging marupok kapag nakaharap ito. Masigla siyang napangiti nang makita ang pababang elevator. Sa wakas ay makakasakay na agad siya. Napapagod na kasi siya sa ginawang paglalakad. Siya lang mag-isa ang pumunta ngayon dahil ipinagpahinga niya muna ang mga bata sa mansyon nila. Walang tao sa mansyon nang dumating siya. Tanging mga katulong lang. Swerte na lang at nakilala agad siya nito kaya pinapasok din sila kaagad.
Nang puntahan niya ang kanyang silid ay halos maiyak siya sa tuwa nang makitang ganun pa rin ang ayos ng iniwan niyang silid. Tila walang nadagdag at nabawas doon at iyon pa lang ang pagpapatunay na mahal din siya ng kanyang pamilya. Pero ang ngiti ay kaagad na napawi nang bumukas ang elevator at iluwa ang lalaking hindi niya inaasahang una niyang makikita sa pagbabalik niya dito sa Batangas. Jake? Julie? Ilang beses siyang napalunok nang magtama ang paningin nila at hindi niya nagugustuhan ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Humakbang ito papalapit sa kanya pero dahil sa sobrang kaba ay mabilis niya itong tinalikuran at nagtatakbo palayo. At dahil nangihina siya kaagad, ay kaagad din siyang naabutan nito at napigilan sa braso. Tatakasan mo na naman ba ako, Julie? Mahina, ngunit mariin itong tanong. Ang mga titig nito sa kanya ay lalong nagpapadagdag sa kabang nararamdaman niya. Bitiwan mo ako, Jake. Pilit niyang tinatanggal ang kamay nito sa braso niya pero lalo lamang iyong humigpit. At ano nga bang magagawa ng maliit niyang katawan sa tangkad at laki nito? No, hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang dahilan kung bakit bigla ka na lang nawala. Matigas na tugon nito bago siya hinigit palabas ng hospital. Hindi naman siya nasasaktan sa ginawa nitong paghila sa kanya dahil tila nag-iingat din ito sa ginagawa at mukhang takot na masaktan siya. Jake, ano ba? Wala akong dapat na sabihin sa'yo, kaya pwede ba? Bitiwan mo na muna ako. Pero nananatili itong matigas at hindi pinakikinggan ang mga sinasabi niya. Lalo lang siyang nanghina nang makita ang kotse nito. Hindi siya pwedeng makasakay sa kotse nito kundi wala na talaga siyang takas. Bakit naman kasi sa sinami-dami ng pwede niyang makita ay ito pa talagang lalaking ito. Pinaglalaroan ba siya ng tadhana? Malakas na napahiyaw sa sakit si Jake nang bigla niya nalang tuhudin ang nasa pagitan ng hita nito. You deserve that! Nagawa niya pa rin sabihin kahit na nakokonsensya siya sa kanyang ginawa. Nakangiwi nitong hawak ang bagay na tinuhod niya kanina. At bago pa man ito makabawi ng lakas, ay buong bilis na siyang tumakbo at pumara ng sasakyan. Bukas na lang siguro siya magbabalik dito. Habang lula ng taxi ay hindi pa rin maalis sa isip niya ang lalaki. Aaminin niya, lalo itong kumisig at antindig ng katawan nito, sobrang lakas pa rin ang dating, kaya hindi malabong single pa rin ito. Sa isiping baka may pamilya na ito ay gusto na naman niyang maiyak. Siguradong ito ang lalaking pinakasalan ng ate niya 2 years ago. Yan kasi ang nabalitaan niya sa mga kaibigan. Hindi naman kasi siya nagtanong kung sino ang maswerteng lalaki na pinakasalan ng ate niya. Dahil baka kapag nalaman niyang si Jake, ay hindi niya lalong kayanin. Nang makarating sa mansyon, ay kaagad niyang hinanap ang kambal. Asa na si Narain? Tanong niya sa kasambahay nila. Nasa kwarto niyo na po, ma'am. Natutulog na po. Nakahinga siya ng maluwag. Mabuti naman. Kung gising pa kasi ang mga ito, siguradong tatanda rin siya ng tanong tungkol sa kanilang lola. Kanina kasi bago sila bumiyahe pa uwi dito ay sinabi niyang pupunta sila sa bahay ng kanilang lola. At tuwang-tuwa naman ang mga ito. Sobrang excited na malaman na may lolo't lola pala sila. Wala pa po bang pumupunta dito? Si ate po. Si daddy. Naku ma'am, may sarili na pong bahay si Ma'am Ira. Si Sir Juancho naman po. Eh, nagsabing hindi makakauwi, babantayan niya raw po si madam. Mahabang tugon ito. Ah, ganun ba? Sige, salamat. Ikaw din, matulog ka na rin. Matapos makapagpaalam dito ay nagtungo na rin siya sa kanyang silid. Good night, babies. Isa-isa niyang hinalikan sa pisngi ang tulog na kambal bago nanghihinang naupo sa sofa. Hindi siya pwedeng tumabi sa kama at baka magising pa ang mga ito. Ipipikit na niya ang mga mata nang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya ay video call pala mula sa mga kaibigan niya. Oh, anong nangyari sa lakad mo? Nakaharap mo na ba si na Tito Juancho? Kamusta si Tita Ana? Magkasundo na tanong ni Mia at Asus. Malungkot siyang napailing. Ano? Bakit? Tinubuan ka na naman ba ng takot sa katawan? Tanong naman ni Luna.
maraha siyang napabuga ng hangin bago kinuwento sa mga ito ang nangyari. Sabi na nga ba tadhana ang gumagawa ng paraan para pagtagpuin kayo? Tura ni Via nang matapos siyang magkwento. Anong balak mo ngayon? Dagdag pa nito. Dating gawi pa rin. Magpapakita na ako sa kanila. Pero hindi ibig sabihin nun, ipapaalam ko na sa lalaking yun na may anak siya sa akin. Manigas siya, no? Kahit dulo ng buhok ng kambal, hindi ko hahayaang mangyaring mahawakan niya. Matigas ang paninindigan niya. Ang bitter mo, sis, ha? Isipin mo rin ang kambal. Uhaw sila sa pagmamahal ng isang ama. Deserve din naman nilang malaman na may ama sila, hindi ba? Palatak ni Chirene. Wala tuloy sa sariling dumako ang tingin niya sa mga anak. Okay naman kami, guys, di ba? Oo, at hinahanap rin nila minsan si Jake. Pero nagagawan ko naman ng paraan para makapagdahilan. Tsaka, si Sky lang naman ang gusto ng ama, si Rain. Sinabi niya sa akin na hindi niya kailangan ng isang ama. Hindi lang talaga kagandahan ang namana sa'yo ni Rain. Pati na rin pagiging bitter. Napatawa ang mga ito sa sinabi ni Jesus. Siguro nga ay tama ito. Nararamdaman niya rin kasi na parang may sama ng loob ang anak niya kay Jake. Ayaw niya namang mangyari yun. Ayaw niyang kamuhian ng mga ito ang ama nila. Pero nung magagawa niya, ayaw niya rin naman na ipakilala kay Jake na nagkaanak sila. Tapos ano, pati mga bata ay manlilimos din ang pagmamahal mula rito? Huwag na lang. Marami pa silang pinag-usapan pero saglit lang din dahil nagpaalam na siya na matulog na. Pakiramdam niya ay sobra siyang napagod ngayong maghapon. Dumagdag pa ang bigla ang pagkikita nila ng lalaki. Kinaumagahan ng magising siya ay nag-iisa siya sa kanyang silid. Kaya naman nagmadali siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Mahirap na, baka maisipan ng kambal na mamasyal sa labas ng bakuran. Nasa bungad pa lang siya ng hagdan pababa sa first floor ay naririnig niya na ang mga hagik-hika ng mga bata. Kaagad na kumurot ang noon niya. Feeling niya ay may iba pang bata na kalaro ang mga anak nila. Ang ganda naman ng pangalan mo, bagay sa'yo. Rinig niya ang maliit na boses na iyon ni Rain. Thank you. Kayo rin. I'm so happy. At last, I have a playmate na. Tugon ang batang hindi pamilyar sa kanya. Well, at least, hindi na ako guguluhin pa ni Rain para lang makipaglaro sa kanya. Tura naman ni Sky. Kung makapagsalita talaga ang batang yon, parang hindi 6-year-old. Nagmadali siyang makababa para makita kung sino ang bisita nila. Nang ganun kaaga. Pero kaagad din siyang natigilan nang makita kung sino ang nasa salas nila. Ang mga bata ay busy sa paglalaro habang ang ate at ang magulang niya ay pinapanood ang mga ito. Mommy, nakauwi ka na po? Saka pa lang siya nakaagaw ng atensyon sa mga ito. Dinaig pa ng mga ito ang nakakita ng multo nang mapatingin sa direksyon niya. Julie? Anak? Tanging yun lang ang nasabi ng magulang niya bago siya patakbong nilapitan at niyakap nito ng mahigpit. Mommy, Daddy. Tuluyan na siyang napahagulgol ng iyak nang maramdaman ang inik ng yakap ng mga ito. Pakiramdam niya, nabawasan ang lungkot na dinadala niya sa mga oras na yun. Naging emosyonal ang tagpong iyon para sa kanila. Maging ang tatlong bata ay napatingin na rin sa kanila at wala sa sariling napangiti na lang ang kambal. Alam nilang may lungkot na dinadala ang mami nila kaya nga hindi rin sila masyadong nangungulit about sa kanilang ama. Never nilang nakitang umiyak ang ina. Ngayon lang. At alam nilang dahil iyon sa matinding tuwa. Julie, ikaw nga bunso. Ang kaninang natitigilang si Ira ay kaagad din siyang niyakap. Ate, hindi niya mawari sa mga oras na ito kung bakit tila ay wala siyang makapanggalit sa mga ito. Sabi ko na nga ba, hindi ikaw ang bangkay na pinaglalamayan namin. Buhay ka, anak. Umiiyak pa rin ang mami niya. Kaya naman pilit niya itong pinakakalma at inakay pabalik sa sofa. Sorry po kung umalis ako nang wala man lang paalam sa inyo at ngayon lang po ako nagpakita. Kung ano man ang dahilan mo, ay pipilitin naming unawain, anak.
anang kanyang ama. Sino sila? Bakit kamukhang kamukha nila si Jake Montesilio? Bigla siyang natahimik nang sumabat ang kanyang ate. Nakafocus na uli sa paglalaro ang mga bata. Minsan ay nahuhuli niya ang kambal na nakatingin sa kanya. Alam niyang gusto nang magtanong ng mga ito kung sino ang mga kausap niya pero hindi lang nito magawa. Isa kasi sa turo niya sa mga ito ay huwag makikisabat sa usapan ng matatanda. Mga anak ko po sila, Mommy, Daddy. Bakas ang gulat sa mga ito. Pagkuway bumaling ang tingin sa kambal. They are twin po. Hindi lang po sila magkamuka. But how come, Iha? Kaya ba umalis ka dahil nabuntis ka? Palatak ng kanyang ina. Sino ang ama nila? At bakit hindi mo siya kasama ngayon? Nakipagtanan ka ba kaya nawala ka ng ganun katagal? Saad naman ang ama niya, kanina'y mahinahon lang ito. Pero nang banggitin ang salitang ama, ay mababakas ang pinipigilang galit nito. Kaagad naman siyang umiling, mariin niya pang nakagat ang kanyang lower lip. Kinalma niya muna ang sarili bago ikinuwento sa mga ito ang totoong naging dahilan ng kanyang pag-alis. Napakawalang hiya ng Jake na yon. Matapos kanyang buntisin, sa kanya sasabihin sa iyong hindi kanya mahal? Asa na bang bayag ng lalaking yon? Dad, calm down. Halos magkasabay na saway nila sa matandang lalaki. Mabuti na lang at nasa pool area sila kung saan hindi sila maririnig ng mga bata. Dito niya kasi napagpasyahang sabihin ang dahilan kung bakit siya biglang nawala. Hayaan niyo na po siya, Daddy. Tsaka malalaki na po ang kambal. Hindi na namin siya kailangan. Tiimbagang natugon niya. Hindi niya ba alam na nabuntis ka niya, Iha? Ang mami naman niya, na sa kabila ng isiniwalat niya, ay nananatiling kalmado lang, maging ang ate Ira niya. Hindi ito kababakasan ng galit sa lalaki. Of course, malamang ay nagkatuluyan ito at ang Judas na Jake na yun. Hindi po, at wala po akong balak na ipaalam po sa kanya. Nakaya ko naman po sa tulong ng mga kaibigan ko. Totoong naging mahirap, sobra. Lalo na nung mga panahon na naglilihi ako. Pero hindi po nila ako pinabayaan. Sa loob ng 7 taon, hindi ko po naramdaman na naging mag-isa lang ako. Nakangiti siya pero hindi pa rin niya maiwasang huwag maiyak habang nagbabalik tanaw sa nakaraan. Sorry, Julie, kung wala kami sa tabi mo. Kung sana alam namin ang kalagayan mo, sana dadamayan ka namin. Saad naman ang kanyang ate na muli siyang niyakap. Huwag kang mag-alala, Iha. Hinding-hindi makakaabot sa mga Montesilio ang usapan natin ito. Tama ang iyong ama, Julie. Sa ngayon, hayaan mo munang bumawi kami sa iyo at sa aming mga apo. Dagdag ng kanyang mami sa sinabi ng kanyang ama. Muli ay napalitan ng sigla ang puso niya at excited na siyang makita ang reaksyon ng mga ito. Tama ako! Kayo nga po ang lolo at lola namin! Magiliw na sambit ni Rain habang kalong ng kanyang lolo, samantalang si Sky ay nakikipag-usap na sa lola nito. Namiss po namin kayo, lola. Akala namin hindi na po darating ang araw na hindi namin kayo makikilala. Wika naman ni Sky. Huwag kayong mag-alala. Simula ngayon, hindi na tayo magkakawalay pa. Talaga po? Yay! You hear that, Kuya Sky? Napuno ng matinis na tili ni Rain ang buong living room. Hindi niya tuloy napigilang mapangiti. Minuto lang ang tanda ni Sky kay Rain kaya naman ito ang kuya sa kanilang dalawa. Of course, but I just want to ask you, Mom. Kinakabahan siya na bumaling sa kanya ang tingin ni Sky. Where's Daddy? I mean, siya na lang po kasi ang kulang para mabuo tayo. At binalot ng katahimikan ang paligid. Hindi niya alam kung paanong sasagutin ang tanong nito, lalo na't alam niyang matalino ang kanyang anak. Kung ano man ang isasagot niya, siguradong hindi makakalimutan ng mga ito. And worst, may kasunod pa uli ang tanong na yon. Hay naku kuya, I told you, stop asking mommy about daddy. Kasi kung loves tayo ni daddy, edi sana matagal na siyang nagpakita sa atin. Nakairap na wika ni Rain na siyang bumasag sa katahimikan.
Nagkatingin na naman sila ng kanyang kapatid at ng kanyang mga magulang. Nagpaalam lang siya sa mga ito nang kulbitin siya ni Ira at sinabing gusto siyang makausap. Anong pag-uusapan natin, ate? Kinakabahan siya sa maaaring pag-uusapan nila ngayon. Pero pilit niyang pinakakalma ang sarili. Kanina'y nalaman niya rito na anak pala nito ang batang kalaro ng anak niya. 5 taon ang anak nito at nakatuluyan din nito si Ben na siyang matagal nitong naging kasintahan. Sinabi mo kanina na narinig mo ang pinag-uusapan namin noon ni Jake? Bakit hindi mo tinapos? Bakit ko papakikinggan ang lahat, ate? Para saan? Para mas lalo pa akong masaktan? Pagak siyang tumawa. Hayaan mo na, ate. Matagal ko namang natanggap na ikaw talaga ang mahal niya at hindi ako. Ako, panagipbutas lang niya. Pero okay lang, ate. Hindi naman masama ang loob ko sa'yo. Listen to me first, Julie. May kailangan kang malaman. Mariin siyang napailing. Alam niyang kanina pa itong may balak sabihin sa kanya pero hindi niya yon pinapansin lalo na at alam niyang tungkol lang iyon sa lalaking yon. Hindi na kailangan, ate. Ayoko nang marinig ang kahit na ano tungkol kay Jake. Look, I'm trying my best para tuluyan na siyang maglaho sa puso ko. And please, yung pakiusap ko, sana wag nang makarating pa kay Jake ang tungkol sa mga bata. Alam kong close pa rin kayo pero bilang kapatid mo, nakikiusap ako, ate. Nakikiusap na tiningnan niya ito. Balak pa nitong magpumilit na pakinggan niya pero kaagad niya na itong tinalikuran. Umiinom ka na naman? Bumaling ang tingin ni Jake sa kanyang bunsong kapatid na kadarating lamang. I saw her. Saan niya sa halip napansinin ang sinabi nito. Sino? Tanong ni Alas at nagsulputan na ang kanyang iba pang mga kapatid. Si Julie. Anong ginawa mo? Kwento ka naman. Saad ni Simon. Ayun, tinakasan na naman ako. Hindi ko alam kung anong problema ng babaeng yun. At tila galit na galit siya sa akin nung magkita kami. Walang buhay na paliwanag niya. Kinuha niya ang yosi sa ibabaw ng mesa at sinindihan yon. Matakaw siyang manigarilyo lalo na kung nasistress siya. Kausapin mo lang. Kapag tinakasan ka ulit, ikulong mo muna sa silid. Kung saan kayo, kayo lang ang magkasama. Komento ni Alas. Nagpapakalunod ito sa alak na tila may pinuproblema. Paano? Makikita niya pa lang ako, tatakbo na kaagad siya palayo. Mariin na lang siyang napailing, lalo na nang maalala ang ginawa nitong panunuhod sa kaibigan niya, makatakas lang sa kanya. Tutulungan ka namin dyan. Matanda ka na rin. Kailangan mo na ng asawa para naman... Maligawan na rin ni Alas yung babaeng naka one night stand niya. Saad naman ni Liam. May kasunduan kasi silang magkakapatid na hindi pwedeng mag-asawa. Kailangan ay mauna muna ang naunang ipinanganak at dahil siyang panganay kaya dapat ay siyang maunang mag-aasawa. At kung nasa mood lang siya ay baka nakantsawa na niya ang kapatid. Hindi niya kasi alam ang tungkol sa sinabi ni Liam. Mas naagaw ang atensyon niya sa sinabi nito na tulungan siya. Alam ko kung saang bar nagtutungo ang mga kaibigan niya. Siguradong this time, kasama na nila si Julie. Dagdag pa ni Liam na ikinangisi niya. 3rd araw na nila dito sa Batangas. At ang kambal ay palaging kasama ng kanyang magulang at kung saan saan nagpupupunta. Hinahayaan niya na lang. Alam niyang namiss ng mga ito ang kanyang mga anak. At saka ine-enjoy niya na rin ang bakasyon niya dito kasama ng mga kaibigan niya, lalo pa't 1 linggo lang sila dito. Balak niya rin kasing bumalik agad sa probinsya dahil doon nag-aaral ang kambal. At isa pa'y ayaw niya rin magtagpong muli ang landas nila ni Jake. And speaking of Jake, mukhang hindi naman talaga ito interesado sa kanya. Kasi hindi niya naman ito nakikita na bumisita man lang sa kanila para tingnan siya. Masaya siya but at the same time ay nasasaktan. Mukhang wala nga talaga itong pakialam kahit nagbalik na siya. Julie, ano ba yan? Kasama ka nga namin, nasa malayo naman ang kaluluwa mo. Ang pagpalatak na iyon ni Chirene ang nagbalik sa kanya sa realidad. Baka kasi iniisip niya kung anong gagawin niya oras na makaharap niya si Jake. Panunod yun ni Bia kahit kailan talaga kung ano-ano ang naiisip nito. Iniisip ko lang, kung wala ba talagang Montesilio ang napapadpad dito,
Baka kasi mamaya biglang nandyan na si Jake. Don't worry. Sa bar ni Solomon sila tumatambay. Paniniguro naman ni Mia. At saka kung nandito man si Jake, hindi pa rin namin siya hayaang makalapit sa'yo. Dagdag naman ni Luna na ikinangiti niya. Ang swerte niya lang talaga at makahanap siya ng ganitong klaseng mga kaibigan. Osha, enough of this. Let's go and let's party. Itinaas ni Jesus ang hawak na shot glass. Cheers para sa kaibigan nating muling nakaapak sa bar. Cheers! Cheers! Chorus nilang lahat. Lumalalim na ang gabi at medyo napaparami na rin ang inom nila ng alak. Nakikisayaw na nga rin sila sa dance floor at halos walang pakialam kung may manghawak man sa kanila. Sanay na sila ron. Ika nga nila, hanggang hawak lang sila. Tulad nga ngayon, natigilan siya sa pagsayaw ng maramdamang may humahaplo sa pangupo niya. Nang lingunin niya iyon, malawak na nakangiti sa kanya ang mukhang bungong lalaki. Hi miss, sexy. Napangiwi siya lalo nang umiti ito. Hindi na nga kumpleto ang ngipin, ang lakas pa ng loob mang manyak. Hindi niya ito pinansin, sa halip ay tinalikuran niya. Balak niya nang bumalik sa table nila dahil nawala na siya ng gana nang sundan pa rin siya ng lalaki. Ang sungit mo naman! Bitiwan mo nga ako. Naiinis na inalis niya ang kamay nitong nakahawak sa braso niya. Huwag ka nga pakipot pa, miss. Binundol na siya ng kaba nang humigpit pa ang hawak nito sa kanya. Minalas pa dahil hindi niya makita ang mga kasama niya. Sa sobrang dami ng tao roon, mahihirapan na siyang hanapin ang mga ito. Pare, kapag ayaw ng babae, tigilan mo na. Huwag kang makulit. Natigilan siya ng marinig ang boses na yon. Magkasabay pa nilang nilingon ang pinanggalingan ng boses. Tila ay nagliwanag ang paligid niya nang muling makita si Jake. Mariing nakatingin sa lalaking nakahawak sa kanya. May tangan itong Yossi at nagmukha tuloy siyang cool tingnan sa ayos niya. Teka, sino ka ba? Huwag kang mga alam. Hindi na nito nagawa pang tapusin ang sasabihin dahil bigla na lang itong tumilapon sa sahig. Dahilan para matigilan ang mga babaeng nandoon. Baging siya ay napatili na rin. Sabi ko nang ayaw kong binabara ko. Saad ni Jake sabay hima sa kamao nitong ginamit sa pagsuntok bago bumaling sa kanyang tingin. Hi babe. Kung kanina ay dahil sa manyak na lalaki kaya siya kinakabahan, ngayon ay iba na ang dahilan. Tinawag siya nitong babe na siyang dahilan para magwala ang puso niya. Maging ang paru-paro sa tiyan niya ay nagsiliparan. Ang salitang iyon, ang pinakanamis niya sa lahat. Oops! Huwag mong lalapitan ang kaibigan namin. Humarang kaagad sina Luna nang akma siya nitong lalapitan. Hoy, hindi porket iniligtas mo siya ay plus points ka na. Segunda naman ni Via. Habang siya ay nasa likuran lamang ng mga kaibigan niya at hindi niya pa rin magawang igalaw ang kanyang mga paa. Nanlalambot kasi iyon, lalo na sa titig na ginagawa ngayon ng lalaki sa kanya. Hindi kayo ang makakapigil sa akin. Wika nito, pagkuway bigla na lang nagsulputan ang anim nitong mga kapatid dahilan para kabahan siya. This time ay alam niyang wala nang gawa ang mga kaibigan niya. Umalis ka na, Julie. Kami nang bahala dito. Sinya sa kanya ni Miami. Ayaw niya mang iwanan ng mga ito dahil kilala niya ang mga Montesilio. Pilyo ang mga yon, pero no choice siya. Kaya naman bago pa siya tuluyang malapitan ni Jake, ay kaagad din siyang tumakbo palabas. Pero kung inaakala niyang ganun lang niya ito kadaling matatakasan, ay nagkakamali siya. Dahil kaagad din siyang natigilan nang makita itong prenteng nakasandal sa bintana ng kotse nito. Trying to escape again, ha? Paanong nandyan ka kagad? Hindi niya naitago ang matinding pagkagulat. Ang bilis naman kasi nitong makarating dito sa labas ng bar. Naunahan pa rin siya. Humakbang ito papalapit sa kanya. Kaitagal kong hinintay ang pagkakataong to, Julie. Kaya hindi na ako papayag na muli mo pa akong matakasan. Nakatiimbagang na wika nito. Akma pa lang niya itong tatalikuran pero mas mabilis ito dahil kaagad nitong naipulupot ang mga braso nito sa bewang niya. Dahilan para mapatili siya. Ah! Bitawan mo nga ako!
Pinaghahampas niya ang kamay nitong nakapulupot sa bewang niya, pero wala iyong talab. Binuhat pa siya nito na parang bago silang kasal, bago malalaki ang hakbang na tinungo ang kotse nito, saka siya sapilit ang ipinasok doon. Sinubukan niya pang buksan ang pinto ng kotse nito pero nakalak na yon. Ano bang trip mo? Saan mo ba ako balak dalhin? Naiinis na binalingan niya ito. Gustong gusto niya itong pinagsasasampal, pero hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit hindi niya magawa. Sa lugar kung saan hindi mo na ako matatakasan. Kung saan maipapaliwanag mo sa akin kung bakit mo ako iniwan ng walang dahilan. Wala nga sabi akong kailangang ipaliwanag sa'yo. Meron, Julie. Meron. Deserve ko ng paliwanag mo dahil ilang taon akong nahulila sa'yo. Natahimik siya nang magtaas ito ng boses. Hindi rin nakatakas sa paningin niya ang pinagsamang lungkot at pangungulila sa mga mata nito. Pero mariin niyang ipinilig ang ulo. Hindi na dapat siya nagpapadala sa mga paawa effect nito. Masyado na siyang maraming pinagdaanan para lang maging marupok muli sa lalaking ito. Anong gagawin mo? Kinakabahan niyang tanong nang dalhin siya nito sa silid at marahang itinulak sa ibabaw ng kama. Ipapaalala ko lang sa iyo yung ginawa natin 7 years ago, kung saan nagawa mong isuko sa akin ng sarili mo. Madilim ang ora na tugon nito habang isa-isang tinatanggal ang butones ng suot nitong polo. Don't you dare! Bigla na naman siyang binundol ng kaba. Subukan mo! Ipadedemanda talaga kita! Gusto niyang batukan ang sarili kung bakit yun lamang ang lumabas sa bibig niya. Tuloy ay tinawanan lang siya nito at kahit kinakabahan ay hindi niya pa rin mapigilan ang sarili na huwag itong titigan. Kay sarap lang kasing marinig ang mga tawa nito. Matagal niya rin iyong hindi narinig at aaminin niyang sobra niya iyong na-miss. Then, I dare you to do it. Gusto mo, samahan pa kita. Tuluyan na itong sumampa sa kama at pumaibabaw sa kanya. Lihim na lang siyang napasinghap nang magkalapit na ng husto ang kanilang mga muka. Kung hahalikan siya nito ngayon, natatakot siyang baka bumikay ulit siya. Jake, please. Halos pabulong niyang sambit nang dumako ang labi nito sa pisngi niya. Please what, babe? Alam mo ba ang matagal kong hinintay na dumating ang araw na to? Yung makasama ka at muling mahalikan. Mariin siyang napapikit ng tumama sa kanya ang mainit nitong hininga. Hindi ito nakainom dahil na rin sa hindi ito amoy alak. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit namumungay ang mga mata nito ngayon habang mariing nakatingin sa kanya. Wala kang karapatan na halikan at hawakan ako. Yes, I have all the rights, babe. Dahil hindi pa naman tayo naghihiwalay, remember? Umalis ka nang walang pasabi. Hindi tayo hiwalay nung iwanan mo ako. Kaya huwag kang umakto na parang single ka na ngayon. Cause you're not. Noon lang pumasok sa utak niya na hindi pa nga pala sila naghihiwalay. Pero nang maalala niya ang mga narinig noon, ay bigla na namang ang pagkirot ng kanyang dibdib. Marahas niyang itinulak ng dibdib nito. Pwes ngayon, nakikipaghiwalay na ako sa'yo, Jake. Please, huwag na nating pahirapan pa ang mga sarili natin. Hiwalay? Kay tagal kitang hinintay, Julie. Kaya hindi ako papayag sa gusto mo. Bigyan mo ako ng magandang dahilan para pumayag ako sa gusto mo. Kasi wala akong makitang dahilan para hayaan ka na lang. Mahal kita, Julie. Hindi na nito nagawa pang tapusin ang sasabihin dahil mabilis niya nang pinadapo ang palad sa pisngi nito. Nanginginig sa galit na lumayo siya dito at pinilit na makatayo mula sa sofa. Huwag ka nang magsinungaling pa, Jake. Aminin mo na ang totoo. Hindi mo naman talaga ako mahal noon. Hindi mo ako minahal dahil si ate lang talaga ang laman ng puso mo. What the hell are you talking about? Naguguluhang tumayo ito. Tinangkapan itong lapitan siya pero mariin siya nitong sinenyasan na huwag lalapitan kung hindi ay tatakbo siya palabas ng silid nito. Come on, Jake. Matatanda na tayo. Huwag na tayong maglokohan pa. Besides, hindi na ako yung dating Julie na nakilala mong madaling mauto. So please, tigilan mo na rin ang pagpapaasa sa akin. Tama na. Sinusubukan ko nang mag-move on sa mga panlulokong ginawa mo sa akin. Hindi kita naiintindihan, Julie. Pwede pang ipaintindi mo na sa akin?
pagak siyang natawa. Talaga bang pinaninindigan nito ang pagmama ang maanga na wala itong alam sa sinasabi niya? Gusto mong malaman? Fine! Para na rin matapos yung pagmama ang maangan mo. Humugot muna siya ng malalim na buntong hininga bago muling nagsalita at hinarap ito. Remember the day after ng mansari natin? Umuwi ako sa bahay na masakit ang katawan. And of course, you know kung ano ang dahilan. Narinig ko kayong nag-uusap ni ate. And I heard everything. Narinig kong ginawa mo lang akong rebound. Para ano? Para matakpan ang sakit na dinulot sa'yo ng kapatid ko? Kasi sobra kitang mahal. Kaya mo yun ginawa? Walang hiya ka talaga. Pinagmukha mo kong tanga at pinaasa mo lang ako. Mariin niyang pinunasan ng luhang sunod-sunod na pumatak sa pisngi niya. Ang sabi ko hindi na ako iiyak eh. Pero bakit naman kasi? Sa tuwing maaalala ko yun palagi kong nare-realize na siguro lihi mo na akong pinagtatawanan. Siyempre asang-asa ako na mahal mo ko eh. Kung sana tinapos mo lang ang pakinggan ng mga sinabi ko noon. Hindi na kailangan. Para saan pa ba? Para mas lalong wasakin ang puso ko? Pwede ba tama na? Narinig ko na ang lahat. Okay na. Alis na ako. Walang aalis. Matigas nitong saad bago tinungo ang pinto at nilock yun. Ano ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Ayaw na kitang makita o makausap man lang. Naging bobo ka na ba kasi hindi ikaw ang pinili ni ate na pakasalan? Hindi niya napigilang singhalan ito. Naiinis na siya ni hindi na nga siya makahinga ng ayos. Ganon siya kapag nasa paligid ito. Ang tibok ng puso niyang hindi magkamayaw sa pagtibok ng malakas. Hindi ko alam kung paano kita papaniwalain na totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Alam kong sarado na ang puso at isip mo sa mga sasabihin ko. Kaya patutunayan ko na lang sa'yo. And this time, hindi ko nahahayaang malayo ka pa sa'kin. Bago pa siya makapagprotesta, ay mabilis nitong tinawid ang distansya nila at kaagad siyang siniil ng halik sa labi. Pinilit niya itong itulak pero sadyang malakas ito at matigas ang paninindigan na iparamdam ngayong gabi ang pagmamahal nito sa kanya. Ate, saan mo ba kasi siya iniwan? Namimili lang ako ng lipstick na maganda kanina kaya nabitawan ko ang kamay niya. Hindi ko naman akalain na lalayo siya. Nag-aalala na rin nitong tugon. Kasalukuyan silang nasa mall at nililibot ang bawat sulok noon. Nagpaalam kasi si Ira na isasama niya raw sa pamamasyal si Sky, kaya pumayag naman siya. Sorry talaga Julie, hindi ko sinasadya. Mangiyak-ngiyak na ito kaya naman nginitian niya ito at pinakalma. Okay lang ate, wala namang may gusto sa nangyari. Tinawagan ko na sina Asus at sinabi niyang nireport niya na raw sa mga guard at pinaghahanap na rin ito. Mabuti na lang at nang tumawag ang ate niya na nawawala nga si Sky ay nakasunod kaagad siya. Sakto naman nakasama niya si Mia kaya sumama na rin ang mga ito sa kanya papunta rito sa mall. Mabuti na lang din at hindi na sumama pa si Rain sa mga ito. Kung nagkataon, baka iyong dalawa ang nawala. Kailangan na nating makita agad si Sky, Bes? Napalingon siya nang magsalita si Mia. Bakit? Nag-text sa akin si Via. Nakita niya raw na nag-iikot din ang mga Montesilio dito. Ano? Mas lalo lang yata siyang kinabahan ng marinig ang sinabi nito. Samantalang kanina pa halos nakikipagtitigan si Jake sa batang bigla na lang niyang nakita dito sa mo. Who are you? Why do I look like you? Nagtatakang tanong ng bata. Dinaig pa nitong matanda kung magsalita. Maging si Jake ay nagtataka kung bakit nga ba niya kahawig ang batang iyon. Bro, may naka one night stand ka ba 7 years ago? Tumako ang tingin niya kay Alas na katulad niya ay nakatingin din sa bata. Maging ang tatlo pa nilang mga kasama ay hindi maalis ang tingin dito. Nagutom kasi sila mula sa pag-workout sa gym na pag-aari mismo ni Alas. Kaya naman dito na nila sa mall nagpa siyang pumunta at maghanap ng makakainan. Sa tingin niya ay mukhang naglalaro sa 6 o 7 taong gulang ang batang ito.
bigla tuloy ay pumasok sa isipan niya si Julie. Hey little Jake, who's your mother? Tanong ni Solomon. I have my own name, it's not little Jake. Nakaingus na tugon ito, dahilan para maghagalpakan sa tawang mga kasama niya habang siya ay pinag-aaralang mabuti ang itsura ng bata. Parang bigla ay nakaramdam siya ng lukso ng dugo. Yeah, whatever. Sinong nanay mo? Bakit nag-iisa ka yata dito? Akmang sasagot na ito nang may tumawag dito. Sky! Nandito ka lang pala, kanina ka pa namin hinahanap. Dumako ang tingin nila sa babaeng bigla na lang sumulpot. Kaagad naman iyong nilapitan ng bata at yumakap. Are you the mother? Tanong niya, dahilan para mapalingon ito sa gawi nila. At hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang itong naging maputla at balisa. Naalala kita! Ikaw yung nagnakaw ng polo ni Kuya Jake. That was 7 years ago. Palatak ni Solomon na lalong ikinaputla ng babae. Kilala niya rin ito dahil isa ang babaeng ito sa kaibigan ni Julie. Bago pa ito makaimik ay muli nang nagsulputan sina Julie kasama ang kaibigan at kapatid nito. Nang dumako ang paningin ng mga ito sa kanila ay pare-parehong namumutla ang mga ito. Mommy! Ngayon na tuluyang lumakas ang tibok ng puso niya nang marinig ang sinabi ng bata at salubungin ng yakap si Julie. Naku! Rinig niyang saad ng mga kasama niya. Hindi man niya tanungin ay alam niyang iisa lang sila ng iniisip. Anong ibig sabihin nito, Julie? Anak mo siya? May anak ka na? Halos magtindigan ang balahibo niya sa katawan nang marinig ang magkakasunod na tanong ni Jake. Hindi kaagad siya makasagot ni hindi niya magawang salubungin ng mga tingin nito. Mommy, kilala mo siya? And bakit po kamukha ko siya? Siya po ba yung daddy ko? Mariin niyang nakagat ang kanyang lower lip. Ngayon ay ang anak niya na ang nagtatanong. Sige na Julie, mauuna na kami. Singit ni Ira bago hinawakan sa kamay si Sky at inalalayang makalayo sa kanila. Ngayon ay siya na lang. Si Jake at ang mga kapatid nito ang naiwang nakatayo doon at tila naghihintay ng sagot niya. Mauna na rin kami bro. Saad ng isang kapatid nito bago ito tinapik sa balikat at iniwan sila. Mukhang kailangan nating mag-usap, Julie. Matigas na saad ni Jake nang mapagsolo sila. Wala tayong dapat pag-usapan. Pinatigas niya rin ang tono niya. Kahit ang totoo ay nanginginig na sa kaba ang puso niya. 3 araw na ang nakakaraan mula ng gabing may mangyari ulit sa kanila. At simula nga noon ay ginawa niya ang lahat para huwag nang mag-cross pa ang landas nila. Bukas din kasi ay balak na nilang bumalik na sa probinsya pero sa nangyari ngayon, mukhang mamaya din ay mapapabiyahe agad sila pa uwi. Bumalik siya sa realidad nang marinig ang pagmumura nito. Iiwasan mo na naman ba ako? Diyan ka magaling sa pag-iwas. Napapitlag siya sa kinatatayuan niya nang magtaas na ito ng boses. Maraming tao sa paligid at ang ilan ay nakatingin na sa kanila pero tila walang pakialam ang lalaking kaharap niya. Maging siya rin naman, wala nang pakialam. Ang gusto niya lang ngayon ay maglaho na para hindi makita ang madilim na aura ng lalaking kaharap. Mayana ka na? Kaya ka ba nawala ng matagal dahil nabuntis ka? Dahil nagtago ka? Asa na ang ama ng batang yun? Mariin siyang napapikit nang muli itong magsalita. Kita niya ang pagtaas baba ng dibdib nito na tila pinipigilang sumabog ang matinding galit. Wala ka nang pakialam kung sino ang ama niya. Ha? Walang pakialam? Bakit? Dahil ako ba ang ama ng batang yun? Bahagya siyang napaatras at nag-iwas ng tingin. Hindi siya magaling sa pagsisinungaling. Yun ang alam ng lahat. Kaya hindi niya alam kung paanong makakatanggi sa mga tanong ng lalaking ito. Yeah, I knew it. Nawala ka ng ilang taon dahil nabuntis ka. Nagtago ka at ipinagkait mo sa akin ang anak ko. Dahil akala mo, hindi kita mahal? Jake, ano ba? Tumigil ka na, mahiya ka naman.
Sa wakas ay nagawa rin niyang makapagsalita. Galit na iginala ng lalaki ang tingin sa paligid. At nang makitang nakakagawa na sila doon ng eksena ay kaagad siya nitong hinigit sa braso palabas. Papunta sa parking lot kung saan tanging sila lang ang naroon. Wala nang tao dito, baka pwedeng umamin ka na. Well, kahit hindi ka naman umamin, malalaman at malalaman ko rin ang totoo. I am not Montecillo for nothing, Julie. Kaya ngayon palang sabihin mo na sa akin ang totoo. Anak ko ba ang batang yun? Kasabay ng pagkuyom ng kamao ang pagpikit niya rin ng Marien. Hindi niya pwedeng sabihin dito ang totoo. Walang pwedeng makaalam sa dugong Montecillo ang mga anak niya. Sabihin mo na sa akin ang totoo. Gulat na nagmulat siya ng mata kapag kuway Marieng napailing. Alam niyang hindi ito nagbibiro at lalong may isang salita ito. Napatunayan niya iyon last time. Oo, anak mo si Sky. Anak mo nga siya, masaya ka na? Natigilan ito sa sinabi niya. Pagkuway, nabalutan ng hinanakitang muka. Anak ko nga siya? Nanghihinang napasandal ito sa pintuan ng kotse. How could you do this to me, Julie? Itinago at ipinagkait mo sa akin ang sarili kong anak? Dahil ayoko maranasan nila na mamalimos ang pagmamahal mula sa'yo. Maging siya ay hindi na rin mapigilan ang pagsabok ng sama ng loob at hinanakit na matagal niya ng binitbit. Anong sila? Anong ibig mong sabihin? Wala. Tapos na tayong mag-usap, nalaman mo na ang totoo kaya alis na ako. Akmang tatalikod na siya nang muli itong magsalita. Bakit ba ang hirap mong papaniwalain na ikaw talaga ang mahal ko? Oo, nagkamali ako noon pero matagal na yun. Kung sana pinakinggan mo lang ang lahat ng sinabi ko noon sa ate mo, maririnig mo kung gaano ko ipinamukha sa kanya na gaano kita kamahal. Mariin niya itong tinitigan. Ayaw niya nang paniwalaan ang sinasabi nito ngunit salungat ang isinisigaw ng kanyang puso. Grabing pagpipigil ang ginagawa niya sa sarili para lamang huwag itong lapitan at yakapin. Sobrang wasted kasi ng itsura nito ngayon at mahahalata ang matinding paghihirap na ilang taon ding itinago. Tama na ang pagsisinungaling, Jake. Maawa ka naman sa akin, oh. Nagmo-move on ako. Hindi niya na naitago ang hinanakit. Pwes walang magmo-move on. Bakit ba kasi ang hirap mong paniwalain? Diretso siya nitong tiningnan sa mga mata. Hindi na rin siya umatras pa nang humakbang ito papalapit sa kanya. Kung ayaw mong maniwala, fine. Basta babawiin ko sa iyo ang anak ko. Whether you like it or not. Yun lang at kaagad na siya nitong tinalikuran. Sa bar nagderetso si Jake at nagpakalunod sa alak. Ipinangako niya sa sarili na ito ang huling beses na magpapakalunod siya sa alak. Dahil bukas ay aayusin niya ang buhay niya, lalo na ngayon na alam niyang may anak pala siya. Aaminin niyang nasaktan siya ng sobra nang malamang itinago ni Julie ang anak niya sa kanya. Pero naiintindihan niya ito. Masama lang ang loob niya pero hindi niya nagawang magalit dito. Dahil alam niyang siya ang may kasalanan kung bakit nito nagawa iyon. Mas nagagalit lang siya ngayon sa kanyang sarili dahil wala siya nung mga panahong nagbubuntis ito, naglilihi at nagsilang ito sa anak nila. At sobra niyang pinagsisisihan ang araw na naisipan niyang gawing rebound ang babaeng yon. Alak na naman! Naiiling na naupo sa bakanting upuan si Lander. May-ari ito ng bar pero ito ang malimit na mag-inom sa kanila. Palibhasa ay bunso. I'm just celebrating my single days. Listen guys, bukas ikakasal na ako. Kayo na lang ang bahalang magsabi kay mom at dad. Masiglang wika niya na tumayo pa at itinaas ang shot glass para makipag-cheers sa mga ito. Sure ka bang pakakasalan ka? How about the kids? Sa'yo nga ba? Tanong naman ni Liam. Of course! Matalas magsalita, sinyales na isa nga siyang Montecillo. Masayang saad naman ni Alas. Don't ask, Kuya Alas. Alam naming masaya ka lang dahil mapopormahan mo na yung naka one night stand mo. Pang-aasar naman ni Solomon. Nag-asaran pa ang mga ito na hindi niya nalang pinansin. Nagpaalam din siya kaagad. Kailangan niyang puntahan ng maaga
bukas ang mga Santos para na rin makausap ang magulang ni Julie. Alam niyang mahal pa siya nito kaya wala nang dahilan pa para patagalin ang seremonya. Kinaumagahan ay maagang nag-impake ng mga damit si Julie. Kahapon pa dapat ay babiyahin na sila. Nakiusap lang ang mga magulang niya na ipagpabukas na. Gabi na rin kasi nang makarating siya sa mansyon. Inutusan niya na rin ang kasambahay na tulungan ng maligo ang kambal. Nagmamadali talaga siya dahil may kutob siya na pupuntahan sila ni Jake ngayong araw at hindi siya papayag na makuha nito ang anak niya. Oo nga at mahal niya ito. Hindi niya naman kasi mawala ang pagmamahal niya rito. Pero ayaw niya nang masaktan. Pati ang mga anak niya, ayaw niya nang paasahin. Tama na yung isang beses lang siyang nasaktan. Matapos mag-impake ay lumabas na nga siya ng silid. Balak niya munang puntahan ng mami niya sa kusina na kasalukuyang nagluluto ng almusal nila at nang ipapabaon nila sa biyahe. Pero kaagad siyang natigilan nang makarinig ng hagik-hikan sa salas. Agad na nangunot ang noon niya. Mukhang naglalaro pa ang mga anak niya. Muli siyang nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa matanaw niya nga ang salas. At para lang muling matigilan nang makita kung ano ang nangyayari doon. Si Jake lang naman at ang kambal ay masayang naglalaro. Pansin niya rin na namumugto ang mga mata nito. Tila galing sa pag-iyak sa buong magdamag. Alam na ni Jake na kambal ang anak niyo. Mula sa likod niya ay sumulpot si Ira. Ate Ira, paano siya nakapasok dito? Di ba sabi ko, huwag niyo siyang papasukin? Hindi niya maiwasang huwag mainis dito. Pasensya na, pero kagustuhan na rin namin yun ni Daddy. Deserve ng mga anak mo na makilala ang ama nila. Ganon din si Jake. Kung alam mo lang kung ilang taon siya nagdusa sa pangungulila sa'yo. Pagak siyang napatawa. Pagkuway mariing napaili. Ang sabihin niya, wala na siyang mautong babae ngayon. Tsaka ate pwede ba? Huwag mo na siyang ipagtanggol pa sa akin. Hindi ko siya ipinagtatanggol sa'yo, Julie. I'm just trying to say na sana bigyan mo siya ng chance. At yung sinasabi ko sa'yo nun, na kung sana pinakinggan mo ang lahat ng sinabi niya sa'kin nun, baka hindi ka nagagalit ngayon sa kanya. Naipaliwanag ko naman ang dahilan sa'yo, ate, di ba? Kung bakit hindi ko na yun tinapos pa. Totoong mahal ka ni Jake, Julie, and I have a proof. Nagtatakang tinignan niya ang kamay nitong may hawak na cellphone. Ano yan? May pinindot siya sa cellphone pagkuway nakangiting hinarap ito. Napagpasyahan ko kasing i-record noon ang pinag-uusapan namin noon ni Jake para sana maibigay ko sa'yo. Para maniwala kang ginagamit ka lang niya at hindi ka niya totoong mahal. Pero ako palang magigimbal. Pakinggan mo nang mabuti ang nakarecord dito. Kinakabahan man ay nagawa niya pa ring abutin ang cellphone nito at i-play ang nakarecord doon. At doon na siya tuluyang napaiyak. Halos lahat yata ng inipon niyang luha noong nasa probinsya siya ay nailabas niya na ngayon. Matapos niyang mapakinggan doon ang karugtong ng sinabi noon ni Jake sa ate niya na hindi niya na nagawa pang pakinggan. At hindi ko rin deserve na paasahin, Ira. At ano naman sa'yo kung ginagamit ko lang si Julie? Yes, I was just using her. She's just my rebound, pero noon yun. Iba na ngayon. Lalo na kagabi, mas napanunayan ko sa sarili ko kung gaano ko kamahal ang kapatid mo. Yan ang mga salitang sinabi niya na hindi na niya nagawa pang pakinggan noon dahil kaagad niyang umalis at inakalang hindi talaga ito mahal. Hindi pa uli ang lahat, Julie. Alam kong mapapatawad ka pa ni Jake. Sana bigyan niyo siya ng chance. Ang pagmamahalan niyo, lalo na ang mga anak niyo. Kayo! Masuyong saad ng ate niya habang nakayakap sa kanya. Nakangiti namang hinarap niya ito pagkuway nagpasalamat. Tinapik pa siya nito sa balikat bago niya napagpasyahang bumaba at magpakita na sa mga ito. Mami? Mabuti po, gising na kayo, Mami. Nandito na po si Daddy. And he said na hindi na po siya aalis. Hindi niya na po tayo iiwan. Mahabang litanya ni Sky bago lumapit ang kambal sa kanya at masuyo siyang niyakap. Kita niya namang tumayo si Jake at ramdam niya ang mga tingin nito sa kanya. Hindi niya mawari pero bigla ay nahiya siya dito. Ang tanga niya pala talaga
kung bakit kasi hindi niya muna pinatapos ang mga sinasabi nito noon. Dapat lang na hindi na umalis si Daddy kasi kung iiwan niya ulit tayo, hindi ko na talaga siya love. Nakangusong wika naman ni Rain matapos itong humiwalay sa yakap niya. Hi! Saka pa lang siya naglakas loob na tingnan si Jake nang batiin siya nito. Sa halip na tugunin ang bati nito, ay naiiyak na lang na sinugod niya ito ng yakap. Ramdam niyang nagulat pa ito sa ginawa niya, pero kalaunan ay gumanti na rin ito ng yakap. I'm sorry, Jake. I'm really, really sorry. Sana mapatawad mo ko, babe. Isinubsob niya ang muka sa balikat nito. No need to say sorry. Iba ang gusto kong marinig mula sa'yo. Pil yung saad nito bago humiwalay sa yakap niya at hinawakan ang baba niya para magpantay ang mukha nila. Mahal kita, Julie, at hindi ako mapapagod na iparamdam at sabihin yun sa'yo. Mahal din kita, Jake. Sobra. And I'm really sorry na hindi kita nagawang paniwalaan. Ipinatong nito ang hintuturo sa ibabaw ng labi niya. Kapag kuway buong suyo siya nitong tiningnan. Okay na. Pero mas magiging okay siguro kung... Pinutol nito ang sasabihin ng lumuhod ito at maglabas ng small red box. Julie Santos, will you marry me? Mangiyak-ngiyak na naitakip niya ang kamay sa bibig niya na mapatingin sa kumikislap na singsing. Say yes, mommy! Masiglang hiyaw ng kambal. Maging ang ate at magulang niya ay tila kinikilig habang nakatingin sa kanila. Yes, Jake. Handa akong pakasalan ka kahit saan, kahit kailan. Nang sabihin niya iyon ay hindi na makapaniwalang tiningnan siya ni Jake kapag kuway isinuot din ang singsing sa daliri niya at kaagad siyang niyakap. I love you, Julie. Pangakong araw-araw kong ipaparamdam sa'yo sa mga anak natin ang pagmamahal ko. Naiiyak na tinugon niya ng halik ang sinabi nito. Wala na siguro siyang mahihiling ngayon. Nabuo na rin ang pinangarap niyang pamilya na akala niya ay malabo nang mangyari. Totoong kay buti ng Panginoon, ginagawa nitong posible ang mga bagay na parang imposibleng mangyari. Sa ngayon ay ipinapangako niya sa sarili na uunahin niyang pakinggan at intindihin ng lalaki, hindi lang dahil sa mahal siya nito, kundi para na rin sa pamilyang meron sila. Pigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh. Kaya lagi nang aabang.